Hello mga kapatid, magandang umaga po. Dito na po tayo ulit. No, kumusta na po kayo? Kayo ba'y kumain na ng tanghalian? Ako po ay maya-maya pa. Pero alauna na, no po? Hinihintay ko pa po yung aking anak. So, tayo muna po'y magkwentuhan. Nabalitaan niyo po ba yon tungkol sa 1,000 na agila ang nakapicture? Nakaw! Napakabigat na problema. Magkaka-1,000 ka. Pero, katakot-takot na ag-iingat ang gagawin mo. Kakatuwa naman, ano po? Sipin mo. Bawal magusot, bawal mabasa, bawal madumihan, no? Bawal itupi, bawal yung mapalapit sa mga nakakasira or ng mga kung ano-anong liquid, no? Wow. Ano po ang gagawin natin sa 1,000 na agila? Tititigan natin? Iipunin na lang sa baul? Iipitin sa dictionary, sa libro, para manatiling flat na flat at always brand new? Amoy-amoyin na lang natin. Kahit na mamamatay na sa gutom, amoy-amoyin na lang at huwag nang ibibili. Ano po kaya ang laman ng utak ng mga taong nakakaisip ng ganyan? Nung mukha ng tao ang nakalagay sa 1,000, hindi man lang nila sinabing, ingatan nyo ito, alang-alang sa pagrespeto sa mga mukha ng ating bayani. Eh ngayon, agila at sampagita. Eh yung bansang Pilipinas nga, hindi nila iningatan eh, di ba? Bansang Pilipinas, binalahura nila. Tapos ngayon, pera lang. Aba, ang Diyos nga minumura nila. No? Ang Diyos, winalanghiya nila. Ang pananampalataya ng mga Pilipino, winalanghiya nila. Pagkatapos, eto, pera, ginudyos nila. Ang masakit pa nito. Pag nagusot ng konti 1,000 mo, magbabayad ka ng multa, 20,000, may kulong ka pa. Aba, ay mahal kong mga kapatid, ano po ang inyong masasabi dyan? Ano po ang dapat nating gawin sa ganyang klase ng patakaran na hindi naman talagang katanggap-tanggap sa mamamayan? Isa kang nagbabasura. Meron ka sa sahurin halagang 1,000. Binigay sa'yo yung bagong 1,000 sa isang mahirap na nakatanggap ng 1,000. Talagang manghihinayang iyang gastusin. Manghihinayang iya na magusot. Pero anong gagawin sa perang yan? Na kaya yan pinaghihirapan, na kaya yan ay kailangang kitahin, ay para gastusin, para ibili ng mga pangangailangan. Paano yung mga walang social media? Paano yung mga walang television? Na hindi nakakaalam kung ano ang dapat gawin sa 1,000 iyan. Sa hindi sinasadya, walang wallet na mahaba, bulsa lang, na isyot sa bulsa, na gusot ng konti, pag ibinili mo, hindi tatanggapin. Bagkos isusumbong ka pa at sasabihin magmulta ka ng 20,000. Aba, ay sobrang kawalang hiyaan yan. Pamimera ng husto yan. Pati kwarta gagamitin na rin sa pamimera. Anong palagay ba nila sa atin? Hunghang katulad nila. Anong palagay nila sa atin? Tanga katulad nila. Grabe po mga kapatid. Grabe na po ang kabaliwan ang nangyayari dito sa ating gobyerno. Pwede naman sabihing ingatan lang na mapunit, ingatan na mabura yung kulay, yung pwedeng gawin yon. Pero yung sabihing, huwag gugusutin, huwag itutupi, huwag
ng karne at maraming duguan ang kamay na humawak dyan. Abay ka, walang hiya, ano, mga kapatid, no? Napapraning na sila, no? Naloloko na, no? Wala nang magawa, no? At ako, talagang hindi katanggap-tanggap. Pagkatapos, eto, binabanatan na naman nila ang NGO, ang Angat Buhay, sapagkat alam nyo kung bakit? Ang hinahanap daw kasi ng mga tao, dagli ang pagsaklolo. Ay, natural! Anong gagawin? Tititigan na lang ba ang isang nalulunod? Tititigan na lang ba ang mga kabataan, ang mga maliliit na paslit na nagugutuman dahil binagyo, binaha, nilindol? Iintayin pa si Poncio Pilato na sadyang magpunta. Eh, nasan ba si Poncio Pilato? Nagka-COVID? Ano pa? Nasa party? Ano pa? Nakahilata? Tulog? Sus Mari Josep, mga kapatid, ang kaartehan at ang kawalang hiyaan ng utak ang pinaiiral sa bansang ito. Huwag tayo pumayag, mga kapatid, na tayo ay ginagawa at idinadamay sa kanilang katangahan at kamangmangan. Huwag tayo papayag dahil hindi tayo mangmang, hindi tayo tanga, hindi tayo bobo. At higit sa lahat, may integridad tayo, may dignidad tayo, may kahihiyan tayo, at dapat ang nangyayari sa bansa ay naipagmamalaki nating mga Pilipino. May pagmamalaki ba natin yung mga klaseng ganyan? Hindi. Hanggang kailan kaya sila tatagal dyan? Abay, akalain nyo, paabutin pa raw ng 10 taon ang pamamahala? Para ano? 10 taon tayong magdusa? Eh puta, 1 buwan pa nga lang. Gusto nang magwala ng mamamayan. Kung ano-anong mga pinaplano nila, pumapalag na ang tao eh. Yung pa kaya paabutin ng 10 taon ang pamamahala nilang palpak? Mga kapatid, tayo, mamamayang Pilipino, tayo ang may karapatang magreklamo. Tayo rin ang may lakas na lumaban sa lahat ng katiwalian ng mga umuupo sa gobyerno. Kahit ba sinong Poncio Pilatong maton ang hawakan nila eh. Kung nagkakaisa ang mamamayang Pilipino sa paglaban sa mga mali, ay talagang magtatagumpay ang bayan. Pero, kung walang kikilos, kung walang makikipaglaban kahit sa pamamagitan ng boses, mananatili silang mamamayagpag. Sobra na itong ginagawa sa atin. Ginagawa tayong mga tanga. Kaya mga kapatid, walang papayag sa 10 taon. Lahat ng batas nilang isinusulong, sari-sari. No? May divorce. Sabi, paabutin na dadaan ka sa butas ng karayong bago mo makuha ang divorce. Eh wala na. Patay na yung i-divorce mo. Patay na rin yung nagdi-divorce. Hindi ka pa rin nakakakuha ng tamang resulta at ng karapatan mo sa pagdi-divorce. Ang klaseng mga batas to. Pera-pera. Abay, pag ikay nagsulong ng, pag ikay nag-file ng divorce, kailangan mapera ka. Dahil, kada sagot mo sa mga sinasabi sa'yo ng nagdi-divorce, kailangan dadaan lahat yan sa abogado. Yung fact, no? At saka yung puro katibayan na talaga namang katotohanan. Paano kung lipas na lahat? Paano kung wala ka ng perang pambayad sa abogado, eh di kawawa ka naman. Hindi mo makukuha ang gusto mo. Kaya Diyos ko, mga kapatid, wala akong... Wala! Wala talaga akong kaagri-agri sa lahat ng mga pangyayari ito. Ayusin nila ang mga pinapasang batas. Masarap ipasang batas. Yung pag ngayon ay nag-file ka, ngayon ay ikay binugbog, ngayon din, damputin agad ang bumugbog sa'yo. No? Ngayon, ikaw ay hinaras. Ngayon din dapat damputin ang nangharas. Pati kami na agad. Ikulong na agad. At kung kailangan litisin at patunayan niya na di siya nagkasala, pues, dun muna siya sa kulungan. Dapat ganun. Hindi yung lahat na lang patatagalin pa.
piansa pera, attorney pera, acceptance fee pera, pamasahe, pagod, istorbo, nakanampating. Wala na mga kapatid. Talagang dinudurog na tayo ng gobyernong ito. Kailangan na tayo ang tunay na magkaisa, no? Para sa ating laban, para sa lahat ng pangkakawawa at panggigipit sa ating mga mamamayan. Laban, mga kapatid, laban. Hindi po pwede na tayo'y laging sunod-sunuran. Yan lang, mga kapatid, ha? Salamat.